Magandang hapon po sa bawat isa. Maari po bang ngitian po natin ang ating mga katabi? At kung mayroon pa pong nasa sa labas, ay maaari na po tayong pumasok at tayo po ay magsisimula na. Salamat po sa Panginoon at naririto muli tayo upang dumulog sa Diyos at manalangin. Sa hapon pong ito,
Ang grupo po ng Kesaya at ang Zipora ang mangunguna sa ating pulong panalangin. Bago po tayo mag-awitan, tayo po muna ay manalangin. Tinatawagan ko po si kapatid na Daisy upang ilid po tayo sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, Lord, thank you po sa araw na ito na inyong pong inilaan sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa pagpunta nila dito para sa aming Wednesday prayer meeting, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ang gumabay at maging maluluhati namin kayo at maidulog namin sa inyo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Thank you.
Wala.
po natin ang ating Panginoon. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo po yung makakarating ng salita ng Diyos na ipabahagi po sa atin ni Elder Arthur Diwa. Salamat, Nico, sa mga awitin. Salamat sa Panginoon. Naririto tayo ngayon. At magandang hapon sa bawat isa. Kumusta na po ang bawat isa? Mukha tang daming upuan na bakante. Kaya mapalad tayo ngayon dahil tayo ay manalangin. Na hindi tayo ang pinapanalangin. Kaya sa bawat buhay po natin, mga kapatid, maraming nakakaranas ng iba't ibang mga problema sa buhay. Lahat. Mga Kristiyano, hindi Kristiyano, nararanasan yan. Ano po ang mga dapat natin gawin upang tayo ay magtagumpay sa panahon ng ating mga problema? Siyempre, una, panalangin. Ito po yung napakataas na huri sa buhay ng isang Kristiyano, ang nananalangin. Ito yung nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. At ilapit natin sa Panginoon na matayimtim ang ating mga pasanin sa buhay. Ako po yung naniniwala na tayo ay magtatagumpay. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos ay tumutupad siya sa kanyang mga pangako. Tinitignan lang niya ang kanyang anak kung paano siya deboto sa pamagitan ng panalangin. Kaya ang pag-uusapan po natin sa hapong ito ay patungkol po sa panalangin. Kaya bilang introduction, mapapansin po natin sa banal na kasulatan, mayroong isang taong matuwid sa harapan ng Diyos. Alam po natin yan kung sino. Si Apostle Pablo. Ito po ay matuwid sa harapan ng Diyos. Marami siyang mga karanasan sa buhay at ito'y kanyang napagtagumpayan sa pamagitan ng panalangin, pamumuhay, at ito naman ay kanyang naranasan din ang mga kapayapaan, kaaliwan na nagmumula sa ating Panginoon. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Efeso 1:3, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Yesus, ayon sa kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos, at tapat at sumampalataya kay Kristo Yesus. Verse 2, sumasanyo nawa ang kagandahan loob at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama sa Panginoong Yesu Kristo. Verse 3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Yesu Kristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagbumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Ito'y bilang introduction pa lang ni Apostle Pablo sa mga sulat ng mga taga-Epeso. Ang ginagamit ni Paul sa bawat introduction niya, sa bawat sulat niya, ito'y nakakapag-ikayat sa mga mananampalataya ng kanyang sinusulatan. Doon pa lang sa umpisa, talagang maikayat ka na sa damdamin mo sa pagikayat ni Apostle Pablo. Hindi siya nagsasalitang ano paman, nagsasalita siya kung paano niya sabihin yung tunay na ginawa ng kanyang sinasabihan. At ito naman ay nangyari sa kanya. Kung titingnan po natin dito sa aking binasa, mapapansin natin dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo, pinili niya tayo maging anak niya. Plano niya at kalooban ng bawat isa sa atin. Yun po nakapaloob na mapapansin natin yung nabanggit dun sa mga talata na binanggit ni Apostle Pablo na introduction. Ito yung introduction pa lang siya na ating aking binasa. Ngayon po sa ating pag-uusapan sa hapong ito ay matatagpuan natin. Ito pong binigay nilang text sa akin.
Ito po yung matatakpan nila sa Epeso 1:15 hanggang 18. Sinama ko na yung 15. Akin pong babasahin sa magandang balita, Biblia, ito po ang sinasabi sa verse 15 sa ating teksto. Kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang iyong pag-ibig sa lahat ng kanyang banal, mga banal. Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin ko kayo. Dinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos, upang lubusan ninyo siyang makilala. Verse 18, naway maliwanagan ng Diyos ang iyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon at tinawag niya kayo, kung ganoon, kasagana at pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, sa oras mong ito, Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Umihingi ng gabay. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Nawa ito'y aming maunawaan, may pamuhay, ang aming matututunan sa hapong ito. Ikaw lang po, Panginoon, ang Diyos na nakilala namin na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ito po ipinamagatan ko ng ang mensaheng ito. Ipanalangin kita, ipapanalangin mo ako. Kaya kung titignan po natin tulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, kukunti lamang tayo, marami tayong ipapanalangin. Sino kaya ang mananalangin sa atin? Kaya kung titignan mo po sa dalawang binanggit kong ito, ano po sa palagay ninyo? Alin po ang laging ginagawa ng Kristiyano, yung manalangin o ipanalangin? Kung kayo po tatanungin ko, manalangin kayo o ipanalangin kayo lagi? May mga pagkakataon sa isang mananampalataya, laging ginagamit niyang, Brad, ipanalangin mo nga ako. Kapatid, ipanalangin mo nga ako. Pero kung papansinin po natin, sa buhay natin, kailangan natin yung tayo ay manalangin sa iba. Pansinin po natin, kung tayo naman may panalangin, siyempre kailangan din natin may panalangin tayo. Humingi tayo ng lakas sa Panginoon upang sa ganon ay magawa natin maging malakas na manalangin sa Panginoon. Kaya sa isang banda, kung titignan po natin, vice versa, ang itong topic na ito, na ipanalang kita, ipanalangin mo ako. Kaya umbud po ng sermon ng aking ginawa dito, sabi niya, ang tunay na nakipag-isa kay Kristo ay naglalaan siya ng mahabang panahon sa pananalangin upang sa ganitong paraan makilala pang lubusan ng Diyos at makapagpasalamat siya sa Diyos sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. Dito po natin makikita, tulad po ni Apostol Pablo, naglalaan siya ng mahabang panahon sa pananalangin upang sa ganoon ay makilala niyang lubusan ng Diyos. At marami siyang mga karanasan sa buhay tungkol sa panalangin na tinugon ng Panginoon. At ito namang kanyang binabahagi sa kanyang mga sinusulatan tulad ng pagsulat niya sa mga taga-Epeso. Kung sa buhay po natin, mga kapatid, kung tayo ay nalalangin sa Diyos sa naglalahan ng maraming panahon sa Panginoon, ako po'y naniniwala, mangungusap ang Panginoon sa atin. Marami siyang ipapagawa sa atin ang Panginoon kung tayo ay laging aktibo sa pananalangin. Sabi ng iba, lagi naman akong umattend ng prayer meeting. Ang sabi naman ng iba, kahit hindi ako umattend ng prayer meeting, ako naman ay nananalangin sa bahay. Tama naman po 'yon. Kung tayo nananalangin, kailangan siguraduhin natin ang panalangin natin ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan ang sarili natin ilagay na lang natin sa tama. Baka mayroong mga pangyayari sa buhay natin, manalangin tayo sa bahay dahil tamad lamang tayong pupunta sa ating church. Sa pulong panalangin.
Pero hindi natin sinasabi na ito ay hindi tama. Pero tingnan natin ayon sa motibo ng isang mananampalataya na kailangan lagi tayong manalangin sa Panginoon upang sa ganon ay makilala natin ang Diyos. Magpapakilala siya sa atin, ang ating Panginoon. Kaya sabi po dito sa, kung papansinin po natin sa mga ilang nabasang talata doon sa introduction ni Apostle Pablo, na ito'y kanyang naranasan at ito naman kanyang sinabi sa mga taga-Epeso. Kaya dito, meron dito sa ating teksto, merong apat na ating pagbulay-bulayan. Apat lang naman punto ang ating pagbulay-bulayan. Ang una, ang panalangin ng tunay na kipag-isa kay Kristo, mararanasan niya ang pag-ibig na mula sa Diyos. Pangalawa, ang isang tunay na nakipag-isa kay Kristo ay lagi siyang nagpapasalamat dahil sa katugunan ng kanyang panalangin na mula sa Diyos. Pangatlo, ang panalangin ng tunay na nakipag-isa kay Kristo ay mararanasan niya ang kagalakan na mula sa Diyos. Pangapat, ang panalangin ng tunay na nakipag-isa kay Kristo ay nagdudulot ng malaking pag-asa. Ay pag-asa sa buhay. Ang unang punto, ang panalangin ng tunay na nakipag-isa kay Kristo ay mararanasan niya ang pag-ibig na mula sa Diyos. Sabi po sa verse 15, kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Tinutukoy ni Apostol Pablo ang kanyang salitang ito ay tungkol sa mga taga-Epeso. Kaya sabi niya dito, mula nang nabalitaan ko. Pansinin natin yung word na yan, mula nung nabalitaan ko. Sa makatawid si Apostol Pablo, ay sinulatan niya yung mga taga-Epeso, ito ay nababalitaan niya kung ano ang nangyayari sa loob ng taga-Epeso. Nababalitaan niya. Hindi namang sa ganun lamang pag-alimbawa na hinalagaan mo. Siyempre, ito ay gagawin mo na ito ay alamin mo kung anong nangyayari. Kaya si Apostol Pablo ay mula nang nabalitaan ko. Pangalawa rito, sabi niya, tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang iyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. Sa makatuwid, yung mga taga-Epeso, nandun ang kanilang pananalig sa Panginoon. Kung pansinin po natin, nandun pa rin po yung ang pag-ibig ang lahat ng mga banal. Sila ay umiibig. Sila ay sabihin natin na iniibig nila ang kapwa nila mananampalataya, nandun ang pakikipag-isa sa mga taga-Epeso. Nabalitaan ni Apostol Pablo yon. Kaya ngayon na lamang yung sulat niya na binanggit sa kanila, sa sulat niya dito sa verse 15, na ito ay natutuwa at nagagalak si Apostol Pablo sa kanyang mga inalagaan, sila ay nagkakaisa, nagmamahalan na mula sa Diyos at sila ay nagpapatotoo. At sa makatuwid, ang kanilang mga pinag-aaralan, ang kanilang natutunan ay kanilang pinamumuhay. Sabi po dito, sabi niya, bago palikahin ang sanlibutan. Meron siyang binanggit dito sa susunod na talata. Bago palikahin ng sanlibutan, ay pinili niya tayo upang maging kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Yan binanggit niya bago likayin ng sanlibutan. Kumbaga sana yung pag-iikay niya, sinabi niya, pinili niya kayo upang maging kanya sa pamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Kaya ganun na lamang yung banggit ni Apostol Pablo, yung pakikipag-isa. Hindi siya, kung ano yung nakita niya ng kanyang inaalagaan at kanyang sinulatan at kanyang nabalitaan na ito'y binabanggit niya na dahil sa pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Kaya upang kayo'y maging banal, sabi niya, at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Siyempre, kung pansinin po natin,
Lahat ng bagay na nangyayari dahil lamang sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Kung tayo man ay nasasabihan na tayo masipag, tayo mahayo, tayo laging dumadalo, dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoon. Upang sa ganon, sa bawat buhay natin mga kapatid, hianda natin ang ating mga sarili. Darating ang araw, haharap tayo sa Diyos. Kagayon na lamang ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga Epeso. At sa buhay po natin, sa ating mga kanya-kanyang sarili, ano po sa palagay ninyo? At ako naman naniniwala, tayo naman na lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo sumusunod. Upang sa ganon, ihanda natin ang ating sarili pagdating niya. Ano man ang mga bagay na mangyayari sa buhay natin, handang-handa tayo. Kaya nga naalala ko si Doris noon, nung siya'y nabubuhay pa, lagi niyang binabanggit sa akin, lagi mong hiyanda ang iyong sarili sa Panginoon. Lagi kang masipag sa Panginoon. Yun laging binabanggit niya sa akin. Hindi ko alam, ngayon pala, sa paghahanda niya, uwi na pala sa Diyos. Yun ang binanggit niya sa akin. Magpakatibay ka, magpakatatag ka. Ang Panginoon ay laging nariyan. Kaya sa bawat buhay natin, mga kapatid, sinisikap na tayo maging banal, ihanda natin ang ating mga sarili. Sa ganong paraan, pagsunod sa kanyang kalooban, pagsunod sa ating mga natutunan, at ito'y ipamuhay natin ang salita ng Panginoon. Ito ang paghahanda sa ating sarili. Upang sa ganon, sa buhay natin, nakahanda tayo. Ang kagandahan lamang na naghahanda tayo sa ating sarili, nakikita pa tayo ng mga kapwa mananampalataya, nagiging halimbawa tayo sa iba. Naghahanda na tayo, nagiging halimbawa pa tayo sa iba, nakagawa pa tayo sa ating Panginoon. Pangalawang punto, ang isang tunay na nakipag-isa kay Kristo ay lagi siyang nagpapasalamat dahil sa katugunan ng kanyang mga panalangin na mula sa Diyos. Sa verse 16, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos. Para sa inyo, hindi ko na nakakalimutang ipanalangin ko kayo. Itong binanggit ni Paul sa mga taga-Epeso. Siyang nagsalita rito, kung pansinin natin, yung walang tigil. Kung baka sa pag-iinisip ko, ang walang tigil, sa makatuwid, nakikita niya ang kanyang sinulatan, nakakaranas ng mga iba't ibang mga problema at nakakaranas din ng mga kaaliwan na mula sa Diyos. Pero sa kanyang ginagawa, wala siyang tigil ng kanyang pananalangin at pasasalamat. Dahil nakikita niya ang mga taga-Epeso. Kaya napansin ko, titignan lang natin, sa buhay natin dito sa BBC, kayo ba ay naniniwala ang ating mga pastor ay lagi tayong tinitignan? At lagi tayong pinapanalangin? At natutuwa sila kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at nandun ang ating pagpapatotoo sa iba at tayo humahayo ng mabuting balita, natutuwa sila at lalo pa tayong pinapanalangin. Yun lang makumustan tayo na ganito, kumusta ka nga na kapatid? At nakikita ka, nagiging halimbawa ka, lalapitan ka ng pastor. Alam nyo ba, gamitin ko lang yung salitang pinagmamalaki, para bang pinagmamalaki. Pero hindi ganun. Ang ating mga pastor ay natutuwa sila. Kaya same thing din sa binanggit ni Apostle Pablo, walang tigil na pasasalamat sa Diyos para hindi ninyo makakalimutan. Ipinapanalangin ko kayo. Kaya dun sa topic na akong ginamit, na si Apostle Pablo, ipanalangin mo ako, ipanalangin kita. Ginagampanan ang tungkulin ni Apostle Pablo na manalangin. Same thing din sa atin. Ang ating mga pastor, wala silang tigil na nanalangin sa atin upang tayo ay lumago. Lagi nga binabanggit sa minsan, nakikita nila minsan kung walang tao yung upuan. Isipin lang natin, sa bawat buhay natin, lagi silang nanalangin.
Kaya sa bawat buhay natin naman, sa part natin, lagi rin tayong manalangin. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid na nanghihina. Ipanalangin natin ang umingi ng panalangin. Hindi langin tayo ang ipapanalangin. Kapatid, ipanalangin mo ako. Kulang ako sa trabaho, kulang ako sa financial, kulang ako sa ano. Sa isang banda, panalangin mo ako. Kulang. Hindi natin na umalis doon sa ganun pagkakataon. Sana naman hindi ganun. Dapat naman tayo naman ang manalangin sa iba. Katulad ng ginagawa natin na yan, napaka-konti lamang natin. Pero ihanda natin ang ating mga sarili mamayan dahil tayo ay mananalangin sa Diyos. Ipanalangin natin ang mga dapat ipanalangin. Kaya kailangan mga kapatid, matayim-tim tayong manalangin sa Diyos sa araw na ito. Upang sa ganon, ang lahat ng mga prayer requests na ilalagay dito na ating ipapanalangin, sasagutin ng Panginoon. Kailangan ang puso natin ay laging nasa Diyos. Kailangan yung ano pa lang, yung darating na yung prayer meeting, para bang galak na galak kang umatin, makakausap mo ang Diyos, may panalangin mo yung iba. Yun po talaga yung mga bagay na dapat nating gawin para sa Panginoon. Sabi nga sa, ano, sa verse, dito sa aking, sa verse 3, sabi niya, tuwing ipapanalangin namin kayo, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng aming Panginoong Jesucristo. Sa verse 4, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo, Jesus, at ang inyong pag-ibig sa lahat ng inirang ng Diyos. Kung titingnan po natin, yun ang ano ni Apostle sa taga mga Epeso. Nandun lamang ang pagmamalasakit niya. At nandun yung pagmamalaki niya. Dahil ang kanyang mga sinulatan, tulad ng iglesia ng Epeso, sila yung namumuhay. Natutuwa siya. At lalo pa siyang nananalangin. Nawa mga kapatid, ganun din tayo. Upang matuwa ang ating tagapanguna sa ating iglesia, lagi tayong dumulot sa prayer meeting. Huwag nating gawin na isang beses na lang sa isang buwan na kumatin na prayer meeting. Huwag. Hanggat mangari, dumalo tayo dahil marami tayong ipapanalangin. Hindi ba kayo natutuwa kapag tayo nananalangin at ito'y nagkaroon ng kasagutan? Ito'y napaka ano sa atin dahil ikaw ang nanalangin. Ikaw naman ang tatanggap ng pagpapala, di ba? Dahil ito'y pinagpaguran mo eh. Dahil ito yung natayim-tim sa iyong puso na ikaw ay mananalangin sa Diyos. At lagi ka magpasalamat sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa bawat buhay natin. Pangatlo, ang panalangin ng tunay na kipag-isa kay Kristo ay nagdudulot ng pag-alakan. Sabi po sa verse 17, dinadalayan ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ay maluluhating Ama na napagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubusan ninyo siyang makilala. Wow! Ito sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na ito'y nakakapag-ikayat talaga. Yung idinadalain ko sa Diyos, si Apostle Pablo naman to, na dumadalangin lagi. Yung pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan. Alam niyo ba, ang isang mananampalataya na mayroong karunungan sa Diyos ay nagpapakita na, at makakagawa siya upang makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Iba yung karunungan na mula sa Diyos. Kapag meron kang karunungan mula sa Diyos, ginagawa mo, ito'y para sa Diyos. Ang binibigyan mong parangal ang Diyos sa buhay mo. Dahil ang karunungan na yon ay hindi nagmula sa inyo o sa atin, ito'y mula sa Diyos. Kaya ito ay nagagawa natin. Kaya ganun lamang ang binanggit ni Paul, na nananalangin siya, binibigyan kayo ng karunungan na mula sa Diyos. Same thing din. Sa bawat sa atin,
Minsan sabihin natin, pag tayo ay na-request, ipanalangin mo ko na ako ibigyan ng karunungan ng Panginoon. Dahil kasi pag ito'y pinagkalooban ka ng karunungan, magagawa mo yung ibang bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil yung karunungan na mula sa Diyos eh. Hindi lamang yung karunungan mula sa sanlibutan. Ang karunungan mula sa sanlibutan ay iba yung kasagutan. Iba yung nangyayari. Kailangan lagi nating hilingin sa Panginoon yung karunungan na mula sa Diyos. Yun ang lagi natin na hilingin sa ating Panginoon. Upang sa ganon, sabi niya dito sa pagpapahayag ng tungkol sa Diyos upang lubusan niyo siyang makilala. Upang lubusan nating makilala. Siyempre, kilala na natin ng Panginoon, di ka? Kilala natin siya, tinanggap natin siya, nakipag-isa tayo sa Kanya. Kaya nga tayo narito dahil nakipag-isa tayo sa Kanya upang manalangin. At kung tayo patuloy na mananalangin at patuloy tayong sumunod sa Panginoon, magpapakilala ang Panginoon sa iba't ibang kapahayagan. Ay hindi natin alam, makakapagpahayag pa tayo ng mga ibang bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil tayo sumusunod eh. Paano naman yung hindi sumusunod? Siguro hindi naman tayo ganun eh, no? Na kailangan tayong sumunod eh, no? Meron siyang binanggit dito, ito'y sulat rin niya. Ito'y napakaganda na sa sulat niya. 1 Thessalonica 5:16-18. Sabi niya sa verse 16, magalak kayo lagi. Yan. Yun yung kailangan lagi yung kagalakan. Siyempre, kung alimbawang ikaw ay medyo maganda ka, pogi ka, pag nagagalak ka, lagi kang gumaganda, lagi kang pumupogi. Dahil magalak ka sa Panginoon. Pero kung alimbawang, lagi kang nakasimangot, aba, mukha tang hindi natin nakikita yung kagalakan sa atin. Minsan, kinumustan mo yung kapatid, kumusta ka na? Hindi naimik. Pumapangit. Yun po yung kailangan po tayong talagang magalak sa Panginoon. Sa verse 16 niya, sabi niya, palagi akong nananalangin. Ito si Paul. Ito yung sulat niya rin sa mga Thessalonica. Si Paul, napansin ko kung tignan natin, lagi siyang nananalangin. Pinapanalangin niya ang kanyang mga sinulatan at pinapanalangin niya yung mga ibang tao pa upang makakilala sa Panginoon. Kaya sabi niya, lagi kayong manalangin. Sa verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, inyong pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Dahil dun sa pakikipag-isa, sa atin, ay tayo ay nakakapagpasalamat sa Diyos. Pansinin mo, yung hindi nakipag-isa kay Kristo at wala kay Kristo, tingnan mo, ang pasasalamat. Bihira niyang mabanggit ang pasasalamat. Pero tayong mga taga-BBCC, dahil tayo ay nakipag-isa kay Kristo, laging nababanggit natin ang pasasalamat sa Diyos. Lagi tayong nananalangin, di ka? Amen o hindi? Amen. Dapat dahil lagi tayong magpapasalamat sa Diyos. Dahil tayong nakipag-isa eh. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ito naman ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya bilang pag-iikayat sa bawat isa at sa atin, lagi tayong magalak, manalangin, at ipanalangin natin yung iba. Hindi tayo laging ipinapanalangin. Maharil kung tayo humingi ng panalangin, mahina tayo, humingi tayong panalangin. Okay, last verse. 1 minute na lang. Ang panalangin ng tunay na kipag-isa kay Kristo ay nagdudulot ng pag-asa. Yun. Nagdudulot ng pag-asa. Meron tayong pag-asa, mga kapatid, sa buhay natin. Kaya sabi dito sa verse 18, naway liwanagin ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon. At tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilan niya para sa kanyang mga banal. Ito yung binanggit niya sa mga taga-Epeso. Siguro kung ako'y taga-Epeso, marinig ko ito, ito'y nakakapag-igayat eh, no? Sa buhay natin. Sa bawat buhay natin, kailangan din natin sa buhay natin, yung nandun yung, pag narinig natin, nandun yung kagalakan, nandun yung pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay laging nariyan sa bawat buhay natin. Ito, nandito na ako sa hamon, dahil 36 seconds na lang.
Sabi niya, mga kapatid kay Kristo, huwag tayong magsawang manalangin sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang mabatid natin ang kanyang kalooban. Huwag daw tayo magsawa upang mabatid natin ang kanyang kalooban. Sabi sa Timoteo, una sa lahat, pinakiusap ko, idulog ninyo sa Diyos ang inyong lahat ng kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat sa lahat ng tao. Hindi lang sa mananampalataya, sa lahat ng tao. Dinadalangin rin ninyo sa mga hari, makapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik, payapa, makadiyos at marangal. Ito po ang nararapat upang sa ganun ay makapamuhay tayo ng tama. At makapamuhay tayong marangal. Ito po sa panalangin. Kaya salamat po sa Panginoon sa mensaheng ito. Nawa ito'y ating may pamuhay. Narinig natin, tayo manalangin. Pagsikapan na tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito pong masasabi ko sa inyo. Kapatid, panalangin kita. At ipanalangin mo ko. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos lamang pong papuri at pasalamat. Salamat po, Elder Arthur. Ngayon naman po ay tayo ay dadako po sa ating pananalangin. Prayer for Batangas Province. Ang unang bullet po ay ipapanalangin po ng mga babae at ang pangalawang bullet po ay ipapanalangin ng mga lalaki. At para po sa next prayer item, prayer for Batangas Province. Ang unang bullet po ay ipapanalangin po ng mga lalaki at ang pangalawang bullet po ay ipapanalangin po ng mga babae.
Tapos sa sunod nating ipapanalangin, prayer for Batangas Province pa rin po. Ang unang bullet po ay ipapanalangin ng mga nasa kaliwa ko at ang ikalawang bullet po yung mga nasa kanan ko. Ang sunod po, hinihilangan ko po ang bawat isa na magsitayo po lahat. Yung unang bullet po ay ipapanalangin ng nasa kanan ko at ang ikalawang bullet po yung nasa kaliwa ko. Sama-sama po tayong manalangin. Sige po. Prayer for our municipalities pa rin po. Sama-sama po natin itong panalangin, itong unang bullet at ikalawang bullet. Para po sa next na ipapanalangin natin, hinihilingan ko pong muli ang bawat isa na magsitayo. At sama-sama po nating ipanalangin ang mga ito.
At para po sa sunod na ipapanalangin natin, prayer for our church officers. Ang unang bullet po ay ipapanalangin ng mga kababaihan po. At ang ikalawang bullet po ay ipapanalangin ng mga kalalakihan. At ang pangatlo po ay ang mga youth at COL. Ang susunod na naman po nating ipapanalangin ay prayer for our church officers pa rin po pala. Ang unang bullet po ay ipapanalangin po ng mga kalalakihan. Ang pangalawang bullet po ay mga youth at COL. At ang pangatlong bullet po ay mga kababaihan. Pwede po bang magsitayo ang bawat isa? At ako na po ang maglilid sa panalangin. Panginoon, dinadalangin ko rin po sa inyo ang aming mga Board of Elders sa pangunguna po ni na Pastor Wiener, Pastor Val, Pastor Frank, si Elder Eliasar, Elder Dennis, Elder Hill, Elder Doc J. Bakong, si Elder Kabunghal, si Jun Kabunghal, si Elder Maynard Nono, si Elder Pablito Ginaga, Elder Dolfo, Elder Philip, at Elder Arthur. Panginoon, dinadalangin ko po ang patuloy na kasigasigan po ng bawat isa sa pagbibisita sa mga kapatiran, lalo na sa mga pinagdadaan ng pagsubok. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang sumama sa kanila, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang karunungan na ibibigay mo po sa kanila para sa pagpapayo sa mga taong nangangailangan nito at paggabay mo rin po sa kanila, Panginoon. Dalangin ko rin po ang katiyagaan nila sa mga mahihirap na sitwasyon at ang pagtutuwid ng may pag-ibig at pagpapaunawa ng kalooban ng mo po, O Diyos, sa bawat isa. Dalayan ko rin po ang pagiging mabuting leader nila sa bawat tahanan bilang asawa at tatay sa mga may pamilya. Dalayan ko rin po ang mabuting ehemplo nila sa kanilang mga pamilya, iglesia at komunidad.
akin din pong dinadalangin, Panginoon, ang pagpapanatili ng maayos na relasyon ng isa't isa at kagalakan at kasipagan sa kabila po ng maraming mga dalahin sa buhay. Dalayin ko rin po na magkaroon nawa sila ng balansing oras sa pamilya, trabaho o negosyo, ministry at maging para sa sarili. Dalayin ko rin po ang patuloy na pagiging intentional nila sa pagdidisipulo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maari na po magsipo ang bawat isa. At para pa rin po, ang susunod po nating ipapanalangin, prayer for our church office staff. Sige po, hinihilingan ko po ang bawat isa na magsita yung muli at atin pong sabay-sabay itong ipanalangin. Para po sa next nating ipapanalangin, church events and others, maaari po bang muling magsitayo ang bawat isa at pangungunahan ko po kayo sa panalangin. Panginoon, amin pong idinudulog ang bloodletting na gaganapin po sa September 2. Dalangin ko po, Panginoon, ang coordination sa mga medical staff at sa mga mamamahala dito. Nawa ay maraming makibahagi sa gawaing ito, maging ang mga ibang mga kaibigan at kapamilya na di pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon, upang maging daan sa pagbabahagi ng salita mo sa kanila, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kahandaan ng bawat isa sa gawaing ito, kalakasan ng katawan para sa lahat, din naman ng mga tutulong dito. Dalayin ko rin po, Panginoon, ang maayos na panahon, maging ang daloy ng kuryente at pag-aassist sa mga blood donors. Dalayin ko rin po, Panginoon, ang pagkilos mo po, O Diyos, sa pamamagitan ng mga taong magbabahagi ng mabuting balita sa mga hindi mananampalataya. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Maari na pong magsipo ang lahat. Next po, church events and others. So, ano po, ipapanalangin po natin itong lahat, itong mga prayer items na ito. Sige po, sama-sama po tayong manalangin para dito. Thank you.
Para po sa susunod nating ipapanalangin, ang unang bullet po ay hinihilingan ko po ang mga babae na ipanalangin ito at ang ikalawa po ay ang mga lalaki. At ngayon naman po, ipapanalangin po ng mga lalaki ang unang bullet at ang ikalawa po ay mga babae. Ang sunod po nating ipapanalangin ay ang unang bullet po ay ipapanalangin po ng mga nasa kaliwa ko at ang ikalawang bullet po yung mga nasa kanan ko po. Pwede po bang magsitayong muli ang bawat isa at atin pong sama-samang ipanalangin ang mga prayer for our widows po. Ang unang bullet po ay ipapanalangin ng nasa kanan ko at ang ikalawang bullet po ay ipapanalangin ng nasa kaliwa ko. Sige po, sama-sama tayong manalangin para sa kanila. Thank you.
At para po sa sunod nating ipapanalangin, prayer for the sick, elderly, and pregnant. Ang unang bullet po ay hinihilingan ko po ang mga COL and youth na ipanalangin ito. Ang ikalawa po ay ang mga kalalakihan at ang ikatlo po ay ipapanalangin ng mga kababaihan. Sige po, tayo po sama-sama manalangin. Para po sa huling ipapanalangin natin, personal prayer concerns. Papanalangin na po nating lahat ang mga ito. Sama-sama po tayong manalangin. Meron pa po pala tayong prayer item. Last na po ito. Sige po, sama-sama din po natin itong panalangin. Sige po, maraming salamat po sa ating mga taimtim na pananalangin. Asahan po natin ang tugon ng ating Panginoon ayon sa kanyang tamang panahon at kalooban. Dadako naman po tayo ngayon sa ating closing prayer na pangungunahan po ni Elder Arthur. At pagkatapos po nito ay ang ating grupo-grupo pong pananalangin. Sikapin po natin ang tatlong tao lamang sa isang grupo. Salamat po. Okay, iniling ko po yung nanguna, si Fora. Sinong kasama niyo? Yan. Dito kayo sa harapan, ipanalangin namin kayo sa katapatan na ginawa ninyo sa araw na ito. Okay. Hiniling ko po ang bawat isa ay magsitayo upang tayo ay manalangin sa pangwakas na panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo. Nakatatapos po, Panginoon, ang gawain na aming nagawa, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong gabay sa bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, na kami po ay nakapanalangin ng maluwag sa aming kalooban, kasiglaan, kaaliwan na pinagkaloob mo, Panginoon, sa amin. Lord, salamat po at dalangin ko rin po, Panginoon, ang nanguna. Sa gawain po, Panginoon, ito, ang Sephora at siya, Panginoon,
Nawa, Panginoon, pagkalooban mo sila ng karunungan na gumumula sa iyo, sa kanilang grupo, Panginoon, na nawa, sila pa'y makapag-igayat pa ng kasama nila sa grupo, Panginoon. At ikaw rin po, Panginoon, ang magbigay, o Diyos, ng mga kaibang salita na kanilang maunawaan, may pamuhay, upang sa ganon, Panginoon, na ikaw pong mapurihan sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangunguna nila. At ibalik mo po, Panginoon, ang lahat ng papuri sa iyo, sa kanilang mga ginagawa, Panginoon, binabalik po namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa katatapos ng gawain na ito. Salamat po, Panginoon, kami po yung nakapanalangin. Salamat po sa bawat isa na dumalo. Ang dalangin po namin nawa sa susunod na Wednesday, Panginoon, ay kami po ay muling sama-sama na dumalo rito, manalangin, o Diyos, upang sa ganon. Ay ito po yung maganap po namin ang layunin at plano mo sa amin na kami po'y manalangin ayon sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Ganun din po sa aming pansamantalang paghihiwalay. Hinihiling po namin. Samahan niyo po kami na makarating po kami sa kanya-kanyang tirahan po namin na ligtas at mapayapa. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.